Dito sa bayan ng Wao-Lanao del Sur sa Mindanao, isang mag-ina ang umantig sa puso ng marami at isa nga rito si Idol Raffy. Siya si Maylene Makalandong, ang ina ng 5 taong gulang na si Abdul. Tulad ng ibang ina, walang ibang hinangad si Maylene kundi ang mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya naman, sama-sama nating tunghayan kung paano bibigyang pag-asa ni Idol Raffy ang munting kahilingan ng isang ina para sa kanyang munting anghel. Simula ang pinanganak, ganun na po yung karamdaman niya. Inborn po. Okay. Ano pong sabi ng mga doktor? Nung 4 months old po siya, pinasikap po namin siya kasi may epilepsy po siya. Sa ulo po daw po yung diferensya niya. Ano po yung mga pangangailangan po ni Abdul, ma'am? Inilang po sana ko ng pang-stroller niya po si Raffy. Nagda-diaper po ba siya? Opo, nagda-diaper po. Stroller-diaper sa kagatas? Opo, sa din po sana ko ng pang-vitamin. Naipa-therapy niyo na po siya dati, ma'am? Hindi pa po si Raffy. Sa ngayon po, ma'am, para sa immediate pangailangan niyo, magpapadala po ako ng 100,000, ano po? Opo, si Raffy, salamat po. Tapos pupunta po yung reporter namin para ipa-check up po sa doktor yung anak ninyo para tapos sa therapist. Bukod po sa 100,000 pesos na ibibigay ko po, ito po ay binigay ni Mr. and Mrs. Dennis and Maribel Ramos. Mag-asawa po ito dito po sa Las Vegas, Nevada. Nakita po namin silang dalawa mag-asawa kanina sa labas at sabi niya, ito ay $200 magdo-donate ako. Para sa akin, ma'am, karapat-dapat nyo rin po matanggap itong $200 siguro dahil nga po sa kalagayan po ng inyong anak. Salamat po si Raffy. Rapitul po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapitul po ka na masusumbong. Ma'am, First Lady, aware naman ho kayo sa nangyari, and ano pong masasabi ninyo na nakarating ho kay Idol Raffy ito? Nagpapasalamat po kami ng kay Idol Raffy sapagkat narating nyo yung aming lugar dito sa Wao. Napakalaking bagay po na natutukan ninyo yung aming mga kababayan dito sa Wao, no, na matulungan. Tulad nga po ng yung client na pinuntahan nyo ngayon dito, isang baby na nangangailangan ng tulong. So marami pong salamat. Kumusta po ang assessment natin sa bata and sa family? So prior po sa referral ng mother niya, may interventions na po kami nabigay sa kanila. Kasi yung father po niya is, isa po siya sa case manage namin sa MSSD Barm, lalo na dito sa Wao. Yung barangay po nila is one of the identified poorest barangay in municipality of Wao, yung barangay Mimbuaya. Tapos yung parents po niya, yung family po ng bata is one of the identified poorest family in Barangay Mimbuaya. Pwede ho ba ngayong araw ay masamahan ho kami mismo kila Ma'am Maylene and kay Baby Abdul para ho makita ng personal and maipaabot na Idol Raffy yun pong pinapaabot niyang tulong. Okay po ba? Opo. Dito ate sa inyo. Mahirap po talaga ang sitwasyon dito, ma'am, kasi yun nga po, magsasaka po yung asawa ko pag nagkakatrabaho lang po siya pag ano, may harvest. Kumusta naman at magkano naman ang kinikita mo sa pag-harvest? Isang araw kumikita ko ng 200 kasi pag may harvest lang po talaga yun. Mas masalin ako sa mga contraction. Si Abdul ay 5 years old na ho, tama po? Opo. Gano'n na ho katagal na ganito ang sitwasyon niya? Inborn po ba or talagang biglaan hong nagkaganto si baby? Yung 4 na buwan po siya. Doon po nagsimula yung parang iba yung paglaki niya. Premature ba si baby or hindi na? Hindi po. Ano yung mga napansin or symptoms na nakita mo? Pagising niya po galing sa tulog na doon po siya nagsisisor. Pag ganyan ate, nakikita mo yung sitwasyon niya, ano po mapasok sa isip mo? Naawa po ako kasi minsan pag marami po siyang batang nakikita na
Masaya po siya. Tumatawa po siya. Naisip ko pa baka normal siya. Gusto niya po maglaro. Kaya masaya po ako kasi mapapagamot na po siya. Paano niyo ho na iraos yung pang-araw-araw lalo na may tatlo pa kayong anak? Minsan na po na binibigyan siya ng mga kamag-anak niya po. Pag wala po talaga siyang trabaho, ay nagbibigyan naman po sa kanya. Minsan nag-tricycle po siya. Yung narinirintahan lang po. Ano ba yung pinakang nagtulak sa inyo, ate, na ilapit na to kay Idol na humingi ng tulong? Palagi po akong nanonood ng mga yung mga natulungan ni Sir Afi na makagaya ng anak ko na may kapansanan. So, na-inspire din po ako na baka po sakali mapansin niya po anak ko. Kaya yun po, sinubukan ko. Pero ginagawa ko naman lahat para sa pamilya ko. Hindi naman na po tumitigil para sa akin lahat. Kay ate, gaano ba kahirap ate ang magkaroon ng anak na ganito? Mahirap po kasi ito kasi na hindi siya agad nakakatulog. Nahirapan po siyang matulog sa gabi. Sa panay po iyak, mahirap po talaga si palagi ka pong buyat. Ay, bukas na bukas po ay ipapa-check up na natin kaagad si Baby Abdul. At later on ay marami pang inihandang sorpresa si Idol. Okay, ate? Aba. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Yung araw ngang tinakda natin para maipa-check natin si baby mismo sa doktor. So titingnan muna natin yung immediate na kailangan niya and kung ano yung best way to do for now para kay Baby Abdul. Okay ba yun? Opo. Na pwede natin gawin and ano po ang findings natin sa bata? Sa ngayon, ang gusto namin is matreat yung kanyang upper respiratory tract infection and then yung kanyang severely acute malnourished. Then yung sa matagal na niya na developmental disorder, i-refer din siya namin sa doon sa specialist. If ever may reklamo or may makita sila na simptomas sa bata, maglapit lang sila doon sa ating barangay health workers para alam ka agad at mapadala na namin ng gamot and then kung kailangan ipapunta na dito, nandito kami para mabigyan ka agad ng attention ng Luna. Ito yung mga gamot niya, yung multivitamin para pagdating sa bahay painom din. After 5 days, follow-up check-up niya dito. Ngayon, Ate Mylene and kay Daddy ay babalik na tayo sa inyo. At excited ka na ba sa mga inihanda ni Idol? Opo, ma'am. Excited na po. Masayang-masaya po kasi mapacheck-up na po namin yung anak namin. Tsaka nalaman na rin namin yung anong mga treatment niya po.
naman ate. Ito na, hindi na namin papatagalin pa nila Idol Rafi. Ang rason bakit kami lumipad dito sa Mindanao ay para iabot na ang pinakaantay niyo hong tulong at regalo mula kay Idol. Ipasok na natin ang unang surpresa. Excited ka na ate? Pasok na natin. Reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na... Last time nung nakausap kayo ni Idol, ay meron pa siyang nabanggit na iaabot sa'yo, tama? Opo. Siya ay nasa ibang bansa sa US at meron daw nakapag-abot sa kanya ng $200 na itutulong. At ito nga ay si Mr. and Mrs. Dennis and Maribel Ramos. At kinonvert na ho natin yon into pesos at dala ko na ho ngayon ang nagkakahalaga ng 10,000 pesos po from Mr. Dennis and Mrs. Maribel Ramos. So, tanggapin mo na ate ang 10,000 piso. Maraming salamat po, Sir Dennis and Ms. Maribel Ramos. Maraming salamat po, natanggap na po namin ang donation niyo po. Para po kay Baby Abdul, sa mga kailangan niya pang check-ups and of course sa mga kailangan niyo pa pong mag-asawa, lalo na po sa family niyo. So, hawak ko na po ang 100,000 pesos from Sir Rafi Tulfo para po sa inyo, Ate Maylin and Sir Abdullah, para kay Baby Abdul. Maraming salamat po Sir Rafi, kasi natanggap na po namin yung pinangako mong tulong sa amin na cash assistance para po sa pangailangan namin. Maraming salamat po. Mayroon ka na bang naiisip na maliban sa mga maintenance ni Baby, ano pa yung mga naiisip mo na panimula dito sa 110 ang suma total? Balak po kasi namin na bumili ng tricycle po para pangdagdag din po sa pangkinabuhayan namin po. Sir Rafi, maraming salamat po. Number one po kayo dito sa Wao Mimbuaya, Lanol del Sur. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rock.